Magandang araw, mga kaibigan. Tunghayan po natin ang kwento ni Drake at Camila na pinamagatang Sa Akin Ka Na Lang. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi ba nakakahiya sa kaibigan mo? Tanong ni Camila kay Drake. Bakit ka naman nahihiya? Dahil nagsama ka nang hindi ka kilala ng host ng party. Para tuloy akong gatecrasher. Imbitado kita. Maikling sagot nito. Sigurado ka? Tumangulang ito bago nang concentrate ulit sa pagmamaneho. Nabibingi siya sa sobrang katahimikan sa loob ng sasakyan kaya siya nagsalita. He was unusually quiet. Napansin na niyang tila wala ito sa mood. Kaninong sundin siya nito sa bahay. She was just too excited to pay any particular attention to it. Pero ngayon na bumabiyahe na sila, nagmagnify ang pagsasawalang kibo nito. Dismayado na siya dahil hindi ganoon ang inaasahan niyang magiging eksena ng araw na iyon. She had really been looking forward to this day. Buong linggo siyang hindi mapakali sa paghahanda para sa araw na iyon. Masosolo niya si Drake, pero tila siya lang ang excited sa lakad nilang iyon. May problema ba, Drake? Hindi nakatiis niyang tanong. Wala naman, sagot nito. Okay pa ba sa'yo na tumuli tayo paluwas? Oo naman, naiinis siya sa matitipid itong sagot, pero wala siyang magagawa kung iyon ang gusto nitong sabihin. Sumandal na lang siya sa upuan. Binaling niya ang tingin sa labas ng bintana. Aaliwin na lang niya ang kanyang sarili. Matulog ka na muna, Camila. Mahaba pa ang biyahe natin. Anito sa kanya. Matulog ka mag-isa mo. Sa loob-loob niya. Malakip-kip siya bago mariing pumikit. Pigil na pigil siyang ratratan ito. She hated the cold treatment that she had been getting from him. Sana ay hindi na lang sila tumuloy. Kung ganoon din lang ang pinapakita nito sa kanya. Wala pa rin kibuan sina Camila at Drake nang huminto ang kotse ng huli sa parking lot ng building ng bachelor's pad nito. Totoong nakatulog si Camila sa biyahe paluwas. Ipinagpasalamat niya iyon dahil nabawasan ang pagkainis niya kay Drake. Nagising lang siya nang ihinto nito ang sasakyan. Aktong bababa na siya nang hawakan nito ang kanyang kamay. I'm sorry kanina, sabi nito. Nilingon niya ito. Bakit pa kasi may topa ka? Bumuntong hininga ito. Marami lang kasi akong iniisip. Kagaya ng ano? Yamot niyang tanong. May overseas call kasi ako galing sa US kanina. Nasa ospital doon ang stepfather ko, sagot nito. Natutup niya ang kanyang bibig. Todo emote siya kanina na hindi siya pinapansin ito. Pero matindi pala ang problema ang kinakaharap nito ngayon. Bigla siyang nag-guilty sa pagiging insensitive niya. I'm sorry to hear that, Drake. Nahihiya niyang sabi. Kumusta daw ang lagay ng stepfather mo? Under observation pa daw ngayon. Tumaas kasi ang blood pressure. Iyon ang cause ng hemorrhagic stroke niya. Base sa CT scan, malaki ang naging damage sa kanyang brain. Ngayon lang niya napansin na haggard ang hitsura nito. Ganoon na marahil ang hitsura nito kanina, but she was too self-absorbed to even notice. Huwag na lang tayong pumunta sa party ng kaibigan mo mamaya, question niya. Okay lang iyon. This is a prior engagement. Nakilala ko si Renzo sa Amerika. Doon pa lang, binalak mo namin magtayo ng negosyo rito. Nakakahiya kung hindi ako pupunta. Kaya lang, okay lang ba sa'yo kung sandali lang tayo makikiparty? Okay lang, Drake. Thanks. Babawi na lang ako sa'yo some other time. Huwag mong isipin yon.
Nahihiya talaga ako sa'yo sa inaasal niya kanina. Kung gusto mo, magsimba na lang tayo. Ipagdasal natin ang recovery ng stepfather mo. Sige, magsashower lang ako sandali. Okay. Nagulat siya nang yakapin siya nito ng mahigpit. Thanks for being here, Camila. Anito. You're welcome. Gumanti siya ng yakap dito. Ipinangako niya na babawi lang siya sa pagkatopak niya kanina. Drake was going through a lot of emotional pain right now. Ipinagpasalamat na rin niya na kasama siya nito sa panahong matindi ang pinagdaraanan nito. Pumanik sila sa pad. Make yourself comfortable. Shower lang ako sandali, sabi nito. Sure, take your time. Maaga pa naman, sagot niya. The thought of them of being alone was getting into her nerves. Parang hindi na tama na ganyan ang iniisip mo ngayon habang nag-aalala si Drake sa stepfather niya. Camila, magtigil ka nga. Okay ka lang ba rito? Untag nito sa kanya. Okay lang, don't worry, hindi ako maliligaw, biro pa niya. Bahagya itong ngumiti. Hinaplos pa nito ang magkabila niyang pisngi bago tumalikod. Pumasok nito sa isang pinto. Saka lang siya nagkaroon ng chance na mag-usyos sa paligid. Kailangang abalahin niya ang sarili para huwag ma-divert sa paliligo ni Drake ang kanyang utak. She looked around. Impressed siya sa interior design ng pad. Kakaunti ang furniture pero halatang mamahalin ang mga iyon. Tumingin siya sa ilalim ng center table. Pero wala siyang nakita kahit isang photo album doon. She wanted to look at Drake's pictures. Pero mukhang walang hilig ang binata sa pictures. O ayaw nitong ipakita sa kahit sinong bisita ang mga litrato nito kaya walang kahit isang nakadisplay sa pad nito. Umupo siya sa sofa pagkatapos niya mag-usyoso. She waited for Drake's for what seemed to be forever. Napigil pa niya ang kanyang hininga nang bumukas ang pinto ng kwarto nito. Gwapang-gwapo ang binata sa suot na powder blue shirt at black jeans. Kahit na may lungkot pa rin sa mga mata nito, mas mukha na itong refreshed kumpara kanina. Tara na, yaya nito. Saan mo gustong magsimba? Malapit ba ang Quiapo rito? Paborito niyang simbahan ng Quiapo Church. Hindi man siya deboto ng Black Nazarene, nagsisimba siya roon kapag may pagkakataon. Medyo malayo, sagot nito. Pero okay lang, may sasakyan naman tayo. Sige. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Pinisil niya ang kamay nito. Gusto niyang ipahati dito ang pagdamay niya sa simpleng paraan na iyon. She wasn't really good with words, lalo na sa mga seryosong usapan. They smiled at each other when their eyes met. Nagkaintindihan na sila sa mga titigan nilang iyon. Sa Quiapo Church na nang galing, sina Camila at Drake papunta ng party ng kaibigan ng huli. It was being held at a posh house in an exclusive subdivision in Pasig. Pagpasok pa lang ng kotse ni Drake sa gate ng village, alam na ni Camila na big time ang kaibigan nito. Are you sure na okay lang kung kasama mo ako, Drake? Tanong pa niya. Bahagya siyang nginitian nito. Oo naman, girlfriend kita, diba? Tumango siya. Bakit nga ba niya nakakalimutan na mag-on silang dalawa? Kinuha nito ang kanyang kamay. Don't worry, sandali lang naman tayo sa party. Ipapakilala lang kita sa mga kaibigan ko. Mingle ng konti, then we'll go. Okay. Mas excited siya sa mangyayari pagkatapos ng party. She was really not expecting anything intimate. Okay na sa kanya na magkasama silang dalawa sa isang lugar na sila lang talaga. Nakahilera ang mga mamahaling sasakyan sa side street ng village. Habak ni Drake ang kanyang kamay habang naglalakad sila papunta sa bahay ng kaibigan nito. Madali namang hulaan kung saang bahay may idinaraw sa party dahil maliwanag iyon. Hindi niya alam kung saan ang gagaling ang tensyon niya. Sanay naman siya makimingal sa mga tao dahil sociable siya kahit pa nasa probinsya lang siya. Maingay sa loob ng bahay nang pumasok silang dalawa sa nakabukas ng pinto. Drake! Parang may dumaang anghel
na tumahimik sa paligid. Unang lumapit sa kanila, ang lalaking tumawag kay Drake. Akala ko, hindi ka na darating bro, sabi ng lalaki. Sinabi kong darating ako, sagot ni Drake. Renzo, this is Camila, girlfriend ko. Camila, si Renzo, ang host ng party na ito. Kinamayan siya nito. Nice meeting you, Camila. Same here, sagot niya. Isa-isa nang lumapit sa kanila. Ang ibang bisita na naroon. Hindi na niya matandaan ang pangalan ng ibang ipinakilala sa kanya ni Drake. Na-realize niya na marami rin palang kaibigan ng binata bukod sa Kuya Derek niya. Naisip niya na nabago nga pala ang mundo nito noong makarating ito sa Amerika. Mas lumawak ang social network nito, kumbaga. Kumuha muna kayo ng pika-pika, Drake. Baka nagugutom na ang girlfriend mo, sabi ni Renzo. Pumaling sa kanya si Drake. Kain muna tayo? Sige, sagot niya. Medyo nagugutom na nga siya. Nag-excuse sila sa kaumpukan ni Drake para lumapit sa buffet table. Abala siya sa pagpili ng pika-pika na may lumapit na babae kay Drake. Hi, Drake! Nakangiting nilingon niya ang bumati rito. Pero na-freeze ang kanyang ngiti na makita ang diyosang nakatayo sa tabi ni Drake. Alam ni Camila na mukha siyang timang sa pagkatulala sa babaeng nasa tabi ni Drake. Pero hindi niya makontrol ang sarili. Gandang-ganda talaga siya rito. Mahaba ang tuwid at tuwid itong buhok. May bangs ito, framing her heart-shaped face. Malalantik ang mga pilik nito, tumatabing sa malalaki at maiitim nitong mga mata. Her lips were just like Angelina Jolie's. Perfect ang pagkakahulma ng matangos nitong ilong. Bigla tuloy siyang nahiya sa kanyang ilong na medyo malapad sa mandang nostrils, kaya parang ang laki ng butas niyon. Bumaba ang kanyang tingin sa cleavage nitong nakalabas sa suot nitong dress. Her hourglass figure was clearly obvious from her body hugging dress. Above the knee ang tapas ng dress, kaya kitang-kita rin ang mahubog ng mga binti. Diyos ko, wala bang kapintasan ang babaeng ito pag himutok niya? Jonna? Kumunot ang kanyang noo nang marinig ang panginginig ng boses ni Drake. Nabaling dito ang kanyang atensyon. Naalarma siya na makitang kagaya niya, natulala rin ito sa babae. Hi Drake, long time no see. Hindi ko alam na dumating ka na pala. Kumusta na? Nakangiting sabi ng babae. Okay naman, sagot ni Drake. Tumingin ito sa kanya. Camila, si Jonna. Jonna, si Camila, girlfriend ko. Hindi niya alam kung imagination lang niya na tila hindi magkatatuto si Drake sa pagkapakilala sa kanilang dalawa ng babae. Lalo tuloy siyang naintriga kung sino si Jonna sa buhay nito. Oh, girlfriend mo pala siya. Tumaas ang isa niyang kilay. Hindi man lang nag-exert ng effort si Jonna na itago ang paghago dito sa kanyang kabuuan. Hindi rin niya nagustuhan ang tono ng boses nito. Para bang wala siyang karapatan na maging girlfriend ni Drake. Nakangiting bumaling si Jonna kay Drake. Can we talk in private? Tungkol saan? About us. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Jonna. Tapos na sa atin ang... Stop it, Drake. Awat ito ni Jonna. Gusto mo bang isipin ng mga taga rito na bitter ka pa rin sa nangyari sa atin? The hell I care? Gigil ang sagot ni Drake. Oh, come on, Drake. Mag-uusap lang tayong dalawa. Sandali. Umabrosyete ito sa lalaki. Huwag mo akong ipahiya sa common friends natin. Camila, go ahead. Hindi naman siguro kayo magtatagal. Hihintay na lang kita rito. Napilitan niyang sagot. She even managed to smile a little bit. Kung hindi ka ba naman saksakan talaga ng plastic, Camila. Ang totoo, gusto niyang sabunutan ang buruhang si Jonna. Gusto niyang hablutin si Drake sa pagkakahawak nito. Gusto niyang sigawan ito sa pagiging etchesera nito. Pero ayaw naman niyang gumawa ng eksena sa party. Lalo at hindi siya direktang imbitado roon. Baka may imbyara na pa sa kanya ang kaibigan ni Drake. Napansin kasi niya
May ibang bisita nang nakatingin sa kanila kanina pa. Inabala niya ang sarili sa pagpili ng pika-pika sa buffet table. Are you alright, Annie? Camila, pagkatama niya sa pangalang itinawag sa kanya ni Renzo. I'm sorry, nagkamali ako ng dinig kanina, sabi nito. It's because you weren't listening carefully. Gusto sana niyang sabihin dito. It's okay, plastic naman niyang sagot. Pagpasensyahan mo na si Jana, atat lang yung tao na makausap si Drake. Matagal din niyang hinahanting ang lalaking iyon. Okay lang, matipid na sagot niya. She is Drake's ex-fiancee. Nabanggit ba sa iyo ni Drake ang tungkol sa kanya? Oo, pagsisinungaling niya. Naalarma siya dahil kausap ni Drake ngayon ang ex-fiancee nito. Wala itong binanggit na kahit ano tungkol sa nakaraan nito. Ang ganda ni Jana, no? Actually, bagay na bagay sila ni Drake. Akala nga ng barkada sila talaga magkakatuluyan. Kaya lang, ipinagpalit si Drake ni Jana sa iba. Agaw niya sa sinasabi nito. It was just a hunch on her part. Hindi siya tanga para hindi mahalata na iniinis siya nito. Pareho nitong kaibigan sina Drake at Jana. Kaya natural na mas nasa babae ang loyalty nito kaysa sa kanya. Pero unethical ang ginagawa nitong parang pagpapamukha sa kanya tungkol sa nakaraan ng dalawa. Masyado itong biased. Narealize na kasi ni Jana ang kanyang pagkakamali. Kaya nakiusap siya sa akin na piliting papuntahin dito si Drake para makapag-usap silang dalawa. Hindi ko naman akalain na magsasama siya ng iba. I'm sorry. Ayoko nga sanang sumama dahil hindi naman kita kilala ng personal. Pero pinilit ako ni Drake. Ayaw niyang pumunta rito kung hindi raw ako kasama. Napansin niyang natigilan ito at tila napahiya. Buti nga sa'yo. Kalalaki mong tao, napaka-etsesero mo. Gigil na nais sa loob niya. Pero nakabawi rin agad ito. Talagang hindi basta sumusuko ang mga dakilang kontrabida. At yun mismo ang tingin niya sa lalaki. Maupo ka muna, Camila. I'm sure magtatagal sa pag-uusap sina Drake at Jana. Marami silang issues na kailangang ayusin. Itinuro nito sa kanya ang black leather ng sofa sa sala. Okay, sagot niya. Nanginginig ang mga tuhod niya habang naglalakad patungo roon. Huwag kang bibigay na tuhod ka, pakiusap niya. Sobra-sobra na ang pagkapahiyang nararamdaman niya. Ramdam niyang nakatingin sa kanya ang mga bisitang naroon. And she was sure that most of them knew the story between Jana and Drake. Para siyang pain na nilagay sa kulungan ng mga tigre. Ganoon ang kanyang pakiramdam ng mga sandaling iyon. Hindi naman niya masisisi si Drake dahil sigurado hindi rin ito alam na naroon din si Jana. Pinlano iyon ng mga kaibigan nito. It was like a big conspiracy which worked against her and Drake. Parang goma ang mga pika-pika na kanyang isinusubo. Pero para sa mga mata na mga naroroon, nagkunwari siyang sarap na sarap sa pagkaing isinusubo. Nahiling niya at tapusin na sana ni Drake ang pakikipag-usap nito kay Jana. Gusto na niyang lumayas sa lugar na iyon. Wala siyang kakampi roon. Ramdam din niya ang pagbagsak ng confidence level niya. Kahit anong kanyang gawin, hindi niya maitaboy sa isip ang mukha ni Jana. She kept on comparing herself to Jana. And it was not healthy. Bumabalik lang ang lahat ng panlalait na narinig niya patungkol sa mukha niyang hindi naman kagandahan. Bumalik ka na lang dito, Drake. Pero hindi pinakinggan ng langit ang kanyang hiling. Lumipas ang isang oras, pero hindi pa rin bumabalik si Drake para hanapin siya. The gravity of the situation was beginning to unnerve her. Naiinis na siya sa mga matang kanina pa sumusubaybay sa kanya. Naiinis na rin siya kay Drake dahil hindi man lang ito naalaala na may kasama ito roon. At higit sa lahat, naiinis siya kay Jana. After what seemed like forever, humahangos na sumulpot din si Drake. I'm sorry to keep you waiting, sabi nito. Pawis na pawis ito. Nagmukha itong matanda sa mahigit isang oras na pakikipag-usap kay Jana. Okay lang, sagot niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Let's go,
yakag nito. Mabilis siyang tumayo. Nangangiti na ang mga paa niya para makaalis sa lugar na iyon. Wala man lang kahit isang lumapit para kausapin siya. Kung hindi ba naman, pinagkakaisahan siyang talaga ng mga kaibigan at kakilala ni Drake. Saan kayo pupunta? Tanong ni Renzo na mabilis na lumapit sa kanila. Uuwi na kami, Renzo. Paalam ni Drake. Bakit ang aga naman? Ni hindi pa nga nagiinit ang party. Stay for a little while. Hindi na. Putol ni Drake sa sinasabi nito. We're going. Hindi na nito hinintay pa na sumagot si Renzo. Hawak nito ang kanyang kamay nang lumabas sila ng bahay. Ramdam niya ang pagmamadali nito na makaalis doon. Pinaharurot agad ito ang kotse na makasakay ito sa driver's seat. Hindi tuloy siya magkatatuto sa pagkakabit ng seatbelt. Mahigpit siyang humawak sa gilid ng upuan. Nagpapakamatay ka ba? Hindi na nakatiis sa tanong niya. Nang halos, paliparin nito ang kotse sa EDSA. Sakalang nito binagalan ang sasakyan. Nakita mo lang ang ex mo. Parang gusto mo na magpalibing. Nandadami ka pa. Sumbat niya. I'm sorry. Sagot nito. Pilit niyang kinalma ang sarili. Wala siyang karapatang magalit dito. Hindi naman totoong sila. Kaya lang, hindi niya maiwasang masaktan. Nang makitang, apektado pa rin ito sa bruhang si Jana. Parang nawala ito sa huwisyo. Pagkatapos itong makita at makausap si Jana. Ouch! Mas masakit pa ang kanyang nararamdaman kasi noong iwan siya ni Gary. Bakit niya noon? Ano bang napag-usapan niyo ni Jana? Tanong niya dito. Hindi ito kumibo. Obvious na ayaw nitong i-share sa kanya kung anuman ang napag-usapan ng mga ito. Para na namang minaso ang kanyang dibdib. Whatever it is, pwede ba? Huwag ka na magpabilis ng sasakyan. Gusto ko pang umuwi sa Lilo in one piece. Magkikita pa kami ni Gary. Nilingon siya nito. Kailan kayo magkikita ng lalaking iyon? Nagkibit balikat siya. Pinanindigan na niya ang sinabi. Halatang naapektuhan ito roon. Consuelo de Bobo, na kaya naman pala na yung sumingit sa magulong utak nito na puno si Jonah yata ang laman. Hindi ko pa sure kung kailan, pero alam ko magkikita kami. Nakikipagkita ka pa sa kanya pagkatapos ng ginawa niya sa'yo? Ikaw nga, nakipag-usap na matagal sa babaeng iyon. Bakit hindi ako? Ano niya sa sarili? Tumangu siya. Hindi na ito kumibo. Hinayaan na lamang niya ito sa pananahimik. Wala rin naman siyang masasabi. Baka awayin lang niya ito dahil pinagmukha siya nitong tanga kanina sa party. Wala nang kumibo sa kanila hanggang sa makarating sila sa pad nito. Okay lang ba sa'yo kung dito ka sa guest room matulog? Sure, walang ganang sagot ni Camila kay Drake. Inis-inis pa rin siya. Hindi man lang ito magkunwari na hindi ito apektado sa muli pagkikita nila ni Jana. Sige, good night. Paalam nito. Good night. Ako mang isasara na niya ang pinto nang bumalik ito. Camila. Napalunok siya. His voice sounded strange. His eyes were looking at her like he was begging for something. Pero bago pa niya ito matanong, umakbag na ito at tinawid ang distansya sa pagitan nila. His eyes never leaving her face. Napalunok siya. Parang biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Parang gustong kumawala ng puso niya sa sobrang tindi ng antisipasyon. Ang daming tanong na nag-uunahan sa kanyang isip. Dito na po nagtatapos ang 12th kabanata ng ating kwento. Ano kaya ang mangyayari kina Drake at Camila? Matuloy na kaya ang bagay na hindi nila na ituloy noon? At paano makakaapekto si Jana sa lumalagong relasyon nilang dalawa? Iyan po ang ating aalamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.